Naku, Miss Pia. Naku, yes. Emma, no? Na very interesting itong pag-uusapan natin ngayong umaga. Kasi isa sa madalas na concern natin, yung pagkakaroon ng hair fall o yung pagkalagas ng buhok, mapalalaki man o babae, ang nakakaranas nito. Maraming nag-aalala kapag minsan ang daming nalalagas sa buhok, lalo na sa mga babae kapag naliligo, madalas din na mapansin na mas marami ang hair fall. Sa lalaki naman kasi talagang natural na yung minsan yung pagkakalbo, unti-unting na nalalagas, di ba? Pero ano nga, ay, yun nga ang pag-uusapan natin ngayon. May spiya naman kasi. Ito na nga, kasi kailangan natin malaman ano ba yung factors na nakaka-apekto sa hair fall. At kailan ba tayo dapat mag-worry sa mga nalalagas nating buhok? Yan po ay papaliwanag ni Doctor. Ang dami tuloy nakaganto dito sa studio. Yan po ay papaliwanag ni Dr. Mai Dino, isang dermatologist. Mga kada, kung may questions po kayo about our topic, mag-comment lamang po sa ating live stream and we will try to answer those questions. I-good morning muna natin si Doc Mai. Good morning, Doc Mai! Doc Mai, morning! Hi, good morning, Pia, Sir Wedge. Thank you for having me this morning. Oo nga, napapanahon kasi itong topic natin, Doc Mai, dahil marami po ang nag-aalala, lalo na kapag ngayong maraming mga stress factors, kung meron pa daw connection ang stress sa hair fall. Mm-mm. Oo, maraming pwedeng dahilan ang hair fall, no? So, this is actually a very timely topic kasi ever since nagsimula yung pandemic, no, maraming kumukonsulta ng mga pasyente na nakakaranas ng labis na paglalagas ng buhok, no? Yung iba dahil sa stress, no, because of the adjustments, no, that na they have to go through because of the lockdown. No, marami ring mga pasyente na who just had COVID, no, na nakakaranas rin ng paglalagas o pagkakalbo ng buhok dahil na-alter yung hair cycle after having the infection. Pero marami pang ibang sanhi, no, at contributing factors yung paglalagas ng buhok. Kasi ano to eh, multifactorial. Mm-hmm. So una, pwede itong namamana o genetic, no. So for example, yung dad mo, yung mga uncles mo, for example, you notice na manipis yung buhok nila, mas mataas din yung likelihood na you would also experience the same. Mm-hmm. Pangalawang factor din yung edad natin, no. So habang tumatanda tayo, yung kapasidad ng cells natin to regenerate, no, becomes less. Mm-hmm. No, isa pang factor would be yung hormones natin sa katawan, no. It can also contribute sa paglalagas, no. For example, yung male pattern baldness o yung karaniwan na pagkakalbo na nakikita natin sa mga nagkakaedad na lalaki, no. So malaking factor yung male hormones kasi yung dehydrotestosterone na tinatawag, no. So nagiging resulta nito habang tumatagal, yung hair strands nila numinipis, no. So mas madali ngayon ma-dislodge o mag-fall off from the follicle yung buhok. So unti-unti ding numinipis yung density ng buhok. Yung mga buntis din, no, yung mga kapapanganak pa lang ng mga babae, madalas rin makaranas ng excessive na paglalagas ng buhok, no, because of hormonal shifts, no. So ang nangyayari, no, instead of yung normal na 100 hair strands per day, they may lose up to 300 hair strands per day. Isa pang contributing factor po yung nutrition o yung general na kalusugan po ng isang tao. So minsan kasi, when for example, nag-engage tayo sa diets, no, nagkukulang tayo sa nutrition na essential sa normal na pagtubo ng buhok. So yung hair, no, becomes brittle o nagiging mas marupok siya. No, so bukod dito may mga karamdaman din na pwedeng magdulot ng excessive na paglalagas ng buhok tulad ng thyroid disease, lupus, no, PCOS. Kahit simpleng infection lang, no, can also cause hair loss kasi nasisira yung normal na timeline ng hair cycle. No, so yung mga nabanggit natin, no, are just some factors that can cause hair loss. Pero iba't iba kasi yung uri ng hair loss, no. So marami rin itong pwedeng ibang dahilan. I see. Pero alam nyo, Doc, yung po bang pagkakaroon ng dandruff o yung bagay, balakubak, nagiging risk factor din pa siya sa pagkalagas ng buhok? And kailan po natin masasabi na normal lang yan, okay lang yan na nalalagas yung buhok natin or wala siyang anumang health-related causes? Alright, no. So tama po, no, na yung dandruff or yung accumulation po ng dirt sa scalp po natin. Pwede itong mag-cause ng hair loss, no, kasi po nasisira po yung hair follicles po natin, no, kapag ka nagkaroon tayo ng infection because of the accumulation of dirt. And tama rin po, Sir Veg, no, na meron tayong paglalagas na we can still consider as normal kasi nakished tayo talaga ng hair on a daily basis. Yung hair growth kasi natin, meron siyang cycle, no. So meron siyang phases, meron siyang
growth, resting, maturation, then finally shedding. So on average kasi, yung scalp hair natin is about 100 to 150 hair strands, no? So naglalagas tayo ng mga 50 to mga 150 hair strands kada araw. So normal po yun. Kasi a small percentage of our scalp hair po kasi ay nasa shedding phase. Pero syempre, once you notice na, for example, mas marami yung hair than usual, for example, sa shower drain or sa pillowcases, no, when you wake up in the morning, or for example, you feel na mas manipis na yung scalp hair mo pag nakakapa mo, syempre, consider consulting your board-certified dermatologists kasi may mga mas objective na paraan to investigate further. No? Like, for example, we can do trichoscopy or scalp biopsy, no, para makita kung more than usual ba talaga yung paglalagas mo at kung ano ba yung sanhi ng paglalagas ng buhok mo. Doc, how about yung mga hair treatments like hair coloring na madalas nating ginagawa, nakaka-apekto rin ba ito? At saka, we should dispel some myths eh. Yung pagtulog po ba ng basa yung buhok, may connection din po ba yun? Rebond, Miss P. Ha? Rebond. Rebonding yan, hair treatments, ganyan. Do they also contribute to excessive hair loss? Opo, no, yes po, no. So definitely yung mga hair treatments natin na ginagawa tulad ng perming, rebond, no. Minsan as simple as, you know, blow drying your hair regularly can definitely damage the hair. So pwede itong maging dahilan kasi ng brittleness, no, ng hair natin and eventual hair fall, no. Kapag ka palaging sinasubject natin yung buhok natin sa mga traumatizing na hair practices, no, tulad ng hairstyles na masyadong mahigpit, no. So that can actually cause a specific type of alopecia or hair loss, yung traction alopecia. O pagkakalbo, no, because of very tight hairstyles, no. Kasama dito yung braids na mahihigpit, yung mga tight dreadlocks, no, hair rollers, no. So yung nangyayari kasi, when these are done regularly, nasisira yung hair follicles natin. So naglalagas tayo ng buhok. I see. Eh, Doc, ano ho ang treatment na pwedeng gawin sakali kung sakaling magkaroon ng hair loss? At saka, di ho ba nagre-regrow naman, tumutubo naman ulit ang buhok natin? Opo, sa treatment po, Sir Wedge, no, nagdedepende ito sa uri ng hair loss. Uh-huh. If for example po, it's because of an autoimmune disease, no, for example, may tinatawag tayong alopecia areata. Ito kasi autoimmune disease ito na yung sarili nating immune system ina-attack yung growing hair natin. No? So what we usually do is we give immunosuppressants. No? Usually, we inject steroids. If for example naman, yung paglalagas natin ng buhok ay ang dahilan nito ay stress lang or karamdaman, no? Specific type of alopecia rin siya, yung telogen effluvium na tinatawag. The range lang yung timeline ng hair cycle natin, no? So number one way of managing it is to address the root problem. So once you address the systemic cause, kasabay na rin na unti-unti na rin na magre-resolve yung hair loss. Kung ano naman, for example, yung dahilan naman ng hair loss mo ay yung namamana o yung male pattern baldness, may mga prescription medications, no, both topical and oral medications that can be given to halt the progression. Yung tungkol naman, Sir Wedge, dun sa pag-regrow ng hair, no, tama po yun, no, dalawang uri kasi yung paglalagas. Kung for example, yung paglalagas ng hair mo is non-scarring or yung hindi nagpepeklat, ibig sabihin intact pa yung hair follicles mo, pwede pa mag-regrow yung hair, no? So dahil cycle siya, meron talagang time during the cycle na maglalagas yung buhok, no? Okay. Hindi lahat ng hair strands natin nasa parehas na phase. So on average po, mga 85 to 90% ng scalp hair mo ay nasa growth phase. Maliit na porsyento lang yung nandoon sa shedding phase. So ibig sabihin, habang yung maliit na porsyento ng scalp hair natin ay naglalagas, no, may mga kasabayan na actively na nag-grow. So kung yung cause ng hair fall mo is something reversible or something modifiable, like for example, stress lang or sakit lang, no, or biglang nagbago lang ng diet, eventually, no, when you withdraw the cause, babalik sa tamang timeline yung hair cycle natin. It will eventually grow back, no, sa normal density nito. Mm-hmm. Doc, yung mga supplements ba, do they help? Oh, diba ang sabi nila yung biotin daw can help your hair get thicker? Totoo po ba yun? Opo, nakakatulong po yun, no. Dapat one way po of taking care of your hair, no, is having a balanced diet. Dapat kompleto yung bitamina, mayaman sa protina yung kinakain para healthy yung hair growth.
Yung biotin, no, definitely po, no, nakakatulong po ito sa maganda po na pagtubo ng buhok, no. So yung mga biotin na rich na pagkain, kasama dyan yung mga eggs, no, oats, mga nuts, no. So dapat incorporate natin yun sa ano natin, diet natin. Yan. Tapos Doc, last na lang, paano po yung mga nagki-chemo? Is there a way for them not to lose too much hair? Yung mga nagki-chemotherapy po, Miss Pia, ano siya, no? It's a reversible type of alopecia, no? So once na i-withdraw yung cause, no? So after chemotherapy, nag-grow back naman siya. No? So actually, merong specific type of alopecia, no? Specifically for these types of patients, yung anagen effluvium na tinatawag. Okay. Okay, sige, Doc. Napakadami na namin katanungan. Sobra-sobra na kami. Baka mag-charge ka na. Maraming salamat po sa oras ninyo ngayong umaga. Maraming salamat, Doc Mai. I'm sure marami natutunan ang ating mga kada sa inyo ngayong umaga. At eto, thank you, Doc Mai. Have a great day.